Trihim na Mayaman. Kabanata 760. Colomir. Si Anna at ang misteryosong Mr. Mo ay may higit na paggalang kay Alexander Yang kaysa noon. Sa pagtataka ni Alexander Yang, hindi humingi ng kapalit sina Anna at Mr. Mo matapos siyang tulungan. Wala silang binanggit tungkol sa pag-unlad ng Imperial City. Nakipag-usap lamang silang dalawa kay Alexander Yang at ipinarating ang paggalang kay Old Marquis na nasa malayo. Sinabi rin nila na handa ang kanilang pamilya na mapanatili ang mahabang pagkakaibigan ni Alexander Yang. Kung kailangan ng Dragon Country ng tulong, magagawa nila ang kanilang makakaya para tumulong anumang oras. Dahil dito, mas mataas ang tingin ni Alexander Yang kay Old Marquis. Medyo nakaramdam din siya ng takot. Alam ng matandang Marquis na iyon na siya ang batang Diyos ng digmaan ng Dragon Country na nakipaglaban sa isang nakakagulat na labanan sa karagatan noon, at ang The Dark World sa kanluran ay pinagmamasdan din ang Dragon Country. Sa kritikal na sandali na ito, ang inisyatibo ni Old Marquis na ipahayag ang kanyang mabuting kalooban ay talagang nakakaintriga. Para sa layunin nina Chu Yunshan at Chu Chu, ito ay napakasimple at dalisay. Matagal na nakipag-chat si Chu Yunshan kay Alexander Yang, habang si Chu Chu ay nakatayo sa gilid at nahihiyang tahimik. Alam na alam ni Alexander Yang na ito ang utos ng matandang King Pharmacist, si Chu Jiakang. Ang matandang hari ng medisina, si Chu Jiakang, ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa kanyang Panginoon. Ang reclusive giant na ito ay isa sa ilang taong hinangaan ni Alexander Yang sa kanyang puso. Ang mensahe ni Chu Jiakang ay hilingin kay Alexander Yang na pumunta sa Chu family sa Southern Yunnan kapag may oras siya. Nagpahiwatig ito na mayroon siyang isang uri ng kasunduan sa kanyang amo noon. Tungkol dito, tumanggo si Alexander Yang. Sina Chu Yunshan at Chu Chu ay nanatili sa Imperial City upang paunlarin ang negosyo ng Chu clan sa sekular na mundo. At the same time, nilinaw din nila. Kung si Alexander Yang ay may anumang bagay na dapat asikasuhin, ang Chu clan ay handang tumulong sa kanya. Pamilya Chu sa Southern Yunnan, Pamilya Clomir, Zhou Chengchen. Matapos ang insidenteng ito, masasabing nagkaroon sila ng alyansa kay Alexander Yang. Pinayagan nito si Alexander Yang na magkaroon ng ilan pang card na magagamit niya. Siyempre, ang pinakatapat na Chu clan, dahil sa reputasyon ni Old Master Chu, ay nagbigay kay Alexander Yang ng pakiramdam ng pagtitiwala. Nais ng pamilya Clomir na makipagpalitan ng mga benepisyo kay Alexander Yang at palawigan pa ang kanilang mga galami sa Dragon Country. Si Zhou Chengchen, sa kabilang banda, ay may komplikadong background at malalim na pag-iisip. Siya ay parehong matandang Young Master ng Zhao family ng Imperial City at ang Young Master ng Yang sect. Si Alexander Yang ay isang kaibigan na ngayon na nakatayo sa parehong panig sa kanya. Ngunit sino ang mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Matapos harapin ang mga serye ng mga bagay sa Imperial City, matagal ding nagpapahinga si Alexander Yang. Dinala niya si Evans Lily sa Fragrant Mountain para magbakasyon. Pagkatapos nito, magkasama silang nag-inspeksyon ni Lily sa Star City Jewelry Trading Center. Tuldok, habang si Alexander Yang ay malayang naninirahan sa Imperial City, sa Kangzhou Province, ang pamilya Yang ng Langya ay nagkakagulo. Ang balita na si Alexander Yang ang napili bilang kahalili ng pamilya Yang ng Panginoon ng Langit ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong pamilya Yang. Noon pa man ay dalawa lang ang kandidato sa pamilya Yang. Ang isa ay ang pinakamatandang Young Master ng pamilya Yang, at ang isa ay ang Third Young Master. Kinakatawa nila ang mga interes ng Great Elder at ng Second Elder ayon sa pagkakabanggit. Tanging ang malakas na lakas ng dalawang paksayon na ito ang makapagkukumbinsi sa masa sa maraming sangay ng pamilya Yang. Ngunit sino si Alexander Yang? Ito ang unang pagkakataon na narinig ng maraming pamilya Yang ang tungkol sa isang disipulo ng pamilya Yang.
Siya ay kahit papaano umakyat sa trono ng kahalili. Isa daw siyang alagad na gumala sa labas. Siya ba ang anak niyang Shuqin na tinanggal sa kanyang pagkakakilanlan noon? Nagdulot ito ng galit sa hindi mabilang na mga kabataang disipulo sa loob ng pamilya Yang. Sa udyok ng ilang tao, si Alexander Yang ay halos naging pampublikong kaaway sa loob ng pamilya Yang. Kotek Krak, anong sabi mo? Gusto pa rin ng old ladyship na imbitahan si Yang Zuanye pabalik sa pamilya at espesyal na magdaos ng celebration party. Sa Kangju City, sa Kang Mountain sa tabi ng ilog, sa isa sa pinakamamahal at marangyang hardin, biglang umalangaw-ngaw ang isang galit na boses na sinasabayan ng tunog ng mga nabasag na tasa ng porselana. Ito ay katawa-tawa. Siguradong may edad na si old ladyship ngayon, di ba? Ah, para italaga si Alexander Yang, ang bastard na iyon bilang tagapagmana, at tingnan nating lahat ang mukha ng matandang 12. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit na pang-training ang nakaupo sa isang sandalwood armchair at galit na sinabi. Second elder, please calm down. This matter is completely out of the plan. I didn't expect old ladyship to take Alexander Yang, a bastard, so seriously. Sa marangyang sala, ibinaba ng isang medyo may edad na ang ulo at maingat na sinabi. Bilang karagdagan, mayroong 7 o 8 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae na nakatayo sa magkabilang panig na nakabaon ang kanilang mga ulo. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay napakapangit at napakagalang. Lahat sila ay mga pangunahing miyembro ng pamilya Yang ng Langye, ang mga taong may hawak ng kapangyarihan. Gayunpaman, nang harapin nila si Yang Xuanming na nakaupo sa armchair, hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Ang pangalawang elder Yang Xuanming ay may malaking kapangyarihan sa pamilya Yang. Siya ay may ganap na awtoridad sa buhay at kamatayan. Walang nang ahas na saktan ang kanyang dignidad. Humph! Plano! Ang mga plano mo ay walang laman na usapan. Isang bangkos ng basura, paano nila pinangangasiwaan ang mga bagay-bagay? Galit na sambat ni Yang Xuanming, puno ng kawalang kasiyahan ang kanyang mukha. Oo, bumalik si Alexander Yang sa pamilya Yang, at ang lolo ni Alexander Yang ay bumalik sa pamilya Yang. Nagalit ito kay Yang Xuanming. Bihira para sa isang hindi maarok na dalubhasa ang mawalan ng katinuan sa harap ng lahat. Hiniling ko kay Yang Qingai na bumaba ng bundok at espesyal na inatasan si Yang Xuanto na mamahala. Sa huli, tumakas ang isa sa kanila, habang ang isa naman ay bumalik sa pamilya Yang. Wala silang mukha na makita ako at pumunta sa likuran bundok para magnilay. Sinabi ni Yang Xuanming na may malamig na ekspresyon, napakabata ng Alexander Yang na yon. Ganyan ba siya kakaya? Wala sa kanila ang makakapagpabagsak sa kanya. Lin Zhan, anak mo si Qingai. Paano mo siya tinuruan? Ikaw ang nagayos nito. Inirekomenda mo ang iyong anak na bumaba ng bundok para gawin ito. Umupo si Yang Xuanming sa armchair at malamig na tumingin sa isang lalaking nakasuot ng berdeng tang suit. Pangalawang kuya, hindi ko naisip ang tungkol dito. Sinabi ni Yang Zhan na may pawis sa kanyang nuo, ang Qingai ay hindi katugma kay Alexander Yang. Inasahan ko ito, ngunit si Brother Xuanto ay hindi rin katugma para kay Alexander Yang. Pinilit siyang bumalik ng kung sino. Hindi ko inaasahan yun. Paglaon, nag-imbestiga ako at nabalitaan ko na kumuha si Alexander Yang ng maraming tulong sa labas. Ang Young Master ng Yang Sect, si Chu Yunshan ng Chu Clan, at ang mga eksperto ng Clomir Family, mabagal na sabi ni Yang Zhan. Tama na. Pinutol siya ni Yang Xuanming at malamig na sinabi, Young Lord of the Yang Sect. Chu Yunshan. Alam mo ba kung paano kumilos sa harap ko? Ano ang kinakatakutan ni Yang Xuanto? Nakakahiya. Ngayong ibinalik ni Yang Xuanto ang kanyang anak mula sa Jizhao, nakagawa siya ng isang magandang bagay sa Jizhao at kinuha ang isang bahagi ng pundasyon ng pamilya Pei. At nagkataon na nakagawa ka ng ganoong bagay,
nakakahiya sa akin. Malamig na sabi ni Yang Xuanmin, sinasampal ng bastos na si Alexander Yang ang mukha ko. Hayaan mong pagtawanan ako ng mga nasa side ng boss. Si Chin Hengyo ay isa ring tusong matandang lalaki. Umupo siya sa gitna ng dingding at pinagmamasdan ang hangin. Kailangan kong ayusin ang puntos na ito sa kanya ng maayos, malamig na sabi ni Yang Xuanmin. Son, bibigyan kita ng pagkakataon na tubyusin ang iyong sarili. Sa pagkakataong ito, binigyan mo ako ng mukha para sa pagbabalik ni Yang Xuanye. Bukod pa rito, kapag si Alexander Yang na iyon ay bumalik sa pamilya Yang, kailangan mong tiyakin na naiintindihan niya na ang threshold ng Yang family ay hindi isang bagay na madaling mapansin. Oo, magalang na tumango si Yang Sun. Isang mabangis na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, second brother. Kung hindi, ako mismo ang gagawa. Patayin ang Alexander Yang na iyon bago niya makita ang old ladyship para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Abangan ang susunod na kabanata.